I wanna share with you my experience nung nag-renew ako ng passport sa Philippine Consulate, Melbourne. Nasa airport na ako nito, maagang maaga. Kasi I'm staying here sa Adelaide, so I have to travel to Melbourne to renew my passport. Ito yung airport ng Adelaide, papuntang Melbourne. Ang daming passenger this day. At isipin mo, may COVID pa at this moment. Rampant pa yung COVID cases. Papasok na kami sa airport. Ito na ako. Nag-video ako inside the airport. Ang liit lang ng airplane kasi parang 2 hours lang yung travel. This photo is inside the airplane. Kinuhanan ko siya for a remembrance. First time ko kasing makapag-travel here sa Australia. Pagdating ng airport Melbourne, maraming skybus na pwede mong masakyan. Mga less than an hour lang makarating ka na sa city papunta. So ito yung skybus na sinakyan ko papuntang city. So ito na yung city papuntang Philippine Consulate. Malalakad mo lang siya in less than 30 minutes. So pwede ka lang maglakad pagdating mo sa terminal station. Pwede kang magtanong kung saan yung direction. Pwede mo rin gamitin yung GPS para matungkol mo yung office ng Philippine Consulate. So easy lang siya. Magtanong-tanong lang, hindi ka mawawala. If gusto mong mag-taxi, pwede kang mag-taxi less than 6 minutes. Pero kung gusto mong maglakad, mas maigi na kasi exercise din. Malapit lang naman siya. Before ako bumaba, nagtanong na ako sa bus driver ng exact place saan niya ako ipapaba. Ang address ng Philippine Consulate General is sa Collins Street. Parang 3 blocks lang siya from the terminal station, so malapit lang siya. Siguro nawala kasi ako, umabot ng 30 minutes, pero kung iisipin, parang 10 minutes lang siyang lalakarin, so malapit lang siya. Nung naglakad ako, may nakita ako nag-rally sa street. Nakisali na lang din ako. Kakatakot lang kasi ang daming COVID at that time. Pero na-enjoy ko yung walking papunta sa Philippine Consulate. Yun, tingnan niyo yung picture ko. Na-enjoy ko yung lahat. So, heto na ako. This is the office of Philippine Consulate General. 10th floor siya. So, nag-fill up na ako nito. At agad-agad na picturean agad ako. After 2 weeks, natanggap ko na yung passport ko. Napagod ako sa paglalakad. So, naghanap ako ng restaurant. Nakita ko ang Papa Rich. So, kumain ako ng lunch dito. Namiss ko ang Malaysia kasi ang daming Papa Rich sa Malaysia. I'm eating alone at this time. So, ang sarap. I miss the food with ginger and chili sauce. So, summarize ko lang. Kung gusto mo mag-renew ng passport, kung nakatira ka sa Adelaide or sa Perth, you really need to travel sa Philippine Consulate ng Melbourne. Pwede din sa Canberra, pwede din sa Sydney. So, pinili ko ang Melbourne kasi mas malapit siya sa akin. So, first is mag-book ka ng schedule mo. Pumili ka ng days, ng oras. At 1 hour before ang schedule ng picture mo, kailangan na sa office ka na. At kailangan magdala ka ng cash kasi hindi sila tumatanggap ng card. Isipin, remember that, magdala ka ng cash pangbayad sa renewal ng passport mo. Things na kailangan mong dalhin kung mag-renew ka ng passport, fill-upan mo yung form na pinadala sa'yo, bumili ka sa Australia Post ng returned mail, parang $7 lang, at magdala ka ng cash na $80 is enough. I think that's it. Photocopy mo yung front ng old passport mo para sa record nila. Basta akin, 2 weeks natanggap ko na yung passport ko. So I'm so thankful. It's a Malaysian restaurant here in Melbourne.
video lang ko kaya. Wala ko ka picture sa city. Balik ra niya ako dire. Naglakaw ko 15 minutes. From station to Philippine Consulate office. Kulay pamahaw. Diretso na paniud to pertin akong gutoma. And Papa Rich is, I think, Malaysian. Papa Rich, right? Diba nasa Malaysia? Dagan man Papa Rich sa Malaysia. This is the ginger sauce. Daghan diri ano, daghan po diri mga Filipino, and most likely mga Indian and Malaysian. Daghan kay birds kalupad-lupad ul na ko. Kaya niputan akong video, ha? That day is very unforgettable sa akin. Hinatid at sinundo ako ni Nathan pagdating ko. Pinakain pa ako sa restaurant. Ang bait niya at that time, but I'm so thankful. Hindi ko siya malilimutan. At one day kung mag-travel siya, ganun din ang gagawin ko sa kanya. So nakuha ko na yung passport ko after 2 weeks. So thank you so much, Philippine Consulate sa Melbourne.